noong nakaraang linggo po o nakaraang buwan ay nasunog ang PGH. Delikado po yun mga ka-RSP dahil napakaraming buhay ang nalagay sa panganib. Mabuti na lang at may mga staff ang PGH katulad ni Dr. Earl Abrenica na buong tapang na nagpabalik-balik sa nasusunog noong ospital. Maligtas lang ang kanilang mga pasyente. Siya po ang ating The Good One ngayong umaga. Madaling araw ng May 16, 2021, isang sunog ang tumupok sa isang bahagi ng Philippine General Hospital. Nilagay rin ito sa panganib ang daang-daang mga pasyente sa ospital, kabilang na ang ilang sanggol. Ngayong umaga, sariwain natin ang kamangha-manghang kwento ng kabayanihan at pagtutulungan ng ating mga medical frontliners sa harap ng trahedya at pandemya. Kasama si Dr. Earl Abrenica, ang ating The Good One, ngayong umaga. Magandang umaga, Doc Earl, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Nasaan po kayo at ano pong ginagawa nyo nung nagsimula ang sunog nung gabing yun? Nung time na pong yun, kakatapos lang mga anak ng isang nanay, nag-ayos ako ng papers para i-admit yung patient sa ICU. Tapos, nakaamoy ako na sunog. Na-alarm na ako na may sunog. And may usok nga. So, lumabas na ako. And nakita ko na rin naglilikas yung mga patients na iba na nakakalakad. So, dumiretso ako sa nursery. Tapos, yun, dun kami nag-usap ko na yung game plan. Tapos, sabi namin, yun, sige, magbababa na kami ng pinaka mga stable na babies muna. So, yun yung una namin ginawa. Meron kaming mga tela na parang kangaroo pouch. Tapos yung nagsuksok ako agad ng twins. Nung bumaba kami yung first round, naiwan kami yung doctor sa baba kasi kailangan may magbantay sa patients. Umuulan kasi. So hindi namin maiwan out in the open yung neonates kasi sila yung prone to hypothermia o lamigin. Hindi namin alam na umakit baba pala ulit yung mga nurses. Tinong namin, marami pa ba? So yun, so nung sabi lang, oo, marami pa. Sabi ko, sige, habang hindi pa kumakalat yung apoy, akit na tayo. Andun yung takot, to be honest, every time umaakit ako, inisip ko shocks paano pag hindi na ako makababa. The protocol states na wag nang bumalik. Makakalimutan mo yung pagiging doktor mo, makakalimutan yung pagiging empleyado ng PGH. Ano ka lang, tao ka lang. May isip mo, mga bata to, mga bata na, syempre yung mga unstable, yun yung pinagpupuyatan pa namin talagang alagaan. Yung mga tinatabihan namin buong gabi. So invested kami sa welfare nila. Tapos sila pa yung may iiwan namin. Well, Doc Earl, talaga makikita namin na mahal na mahal mo ang inyong trabaho, ang inyong profession, at pati na rin yung mga sanggol na that you've been caring for, no? Pero gusto naming malaman, saan ang gagaling yung passion mo for the children? My mom's a pediatrician. Nag-work siya sa DSWD for a while. So, as a child, pag bumivisit ako sa mom ko, mga nakakalaro ko ay mga orphans. Tapos, I guess naniniwala rin ako, sabi nga nila, 'di ba, no parent should ever bury a child. Ang makapagpauwi ka ng ilang pasyente na sobrang critical, tapos makita mo lumaki sila. I guess yun yung pinakamalaking payout for us. Tapos, being a member of the LGBT, feeling ko ang dami kasi yung adolescent LGBTs ngayon na nagkaka-cause ng mental stress. And hopefully, may matulungan ako kasi swerte ako kasi hindi man naging issue sa family ko yun. Meron ba kayong realization or lesson dahil sa naging experience mo? I think lalo lang napagtibay na sa sarili ko na ito yung gusto kong gawin. Kasi despite everything that's happened, gusto ko yung ginagawa ko. And masaya ako na marami ako natulungan. Pinakamahihirap na sitwasyon katulad ng mga sakuna at trahedya, lumalabas ang katapangan at kabutihan ng marami sa atin. At yan ang ipinamalas ni Doc Earl at ng kanyang mga kasamahan na nagligtas sa daang-daang pasyente mula sa kapahamakan. Isa na namang itong patunay na modern-day heroes ang ating medical frontliners. Ito po ang tunay na kwento ng kabutihan at tagumpay ng ating mga kababayan. Ito po ang The Good One.